Magandang araw mga kares, ngayon ipapakita ko kung paano ko ginawa yung conversion dito sa rear disc na OKM brand. So uunahin ko muna itong dito sa brake pump master kung paano ko kinabit, paano ko ginawa ng paraan para mailagay dyan. Uunahin ko lang ito kasi baka medyo mahaba ang gagawin kong video, gagawan ko na lang ng part 1 o part 2 kung sakali. Kasi medyo mahina ang net dito ngayon sa amin, gumagapang, nahihirapan akong mag-upload. So simula natin. Bago natin gawin yan, bago natin ma-backlash itong dito, uunahin muna natin itong tambutso, tanggalin. Kasi ang isang dahilan kaya kailangan tanggalin ang tambutso ito kasi itong dito, ito itinanggal ko na. Yung bolt dito hindi masungkit ng kahit anong tools. Napapansin nyo, yan, dyan, dito yun. Hindi masungkit ng kahit anong tools kaya kailangan tanggalin muna ang tambutso o disassemble muna. Itong ginawa ko, dinis-assemble ko na para mas madali ng hindi na masyadong humaba ang video. Yan mga kares, na disassemble ko na. Ngayon ipapakita ko, ibababa natin itong tambutso. Ang tatanggalin lang ng mga bolt para dito sa ating tambutso, itong dito tinanggal ko na. Ito kailangan tanggalin. Yan, pinaluwagan ko na. Tanggalin na lang din yun. And then yung dalawang stock bolt ata ang tawag dyan. Yan, tanggalin din. Ngayon pag natanggal na, medyo mahirap, nag-isang kamay lang gamit ko. So yan mga kares, ayan, naibaba na natin. Yan na, ito na, disassemble na. Ngayon makikita na natin yan. Itong bolt dito, masisilip na, kaya nang sungkitin. Kaya nating tanggalin yung bolt na yan. So, pinaluwagan ko na din yan. Ito size 14mm. Dito ata yan mga kares. Itong dito siya. So, yan. So, ayan mga kares, paluwagan na natin. Ngayon, pwede natin itong mahila. Meron pa palang isa mga kares na kaligtaan natin. Ito. Ito yung sa tuser para sa brake pump master natin. Pinaluwagan ko na din yan. Yun. Ancho. Ngayon, pwede nating hilahin. Napapansin nyo mga kares, dito ko inilagay itong brake pump master. So, may ipapakita ko din. Tatanggalin muna natin ito. Ayan, natanggal na natin itong dito. Ito na siya. So, ito yun sa footrest natin or foot peg dito sa loob, yung nakakabit dito mga kares, dito sa loob dito ko pinalagyan ng yan, dalawang thread sa machine shop, dyan ko ikinapit. So sa mga gustong sundin itong gawa ko, ayan mga ganyan, ayan mga kares, tingnan nyo na lang. Kasi may dalawang ano siya dito na parang
parang slot na medyo ano rin. Kaya dyan ko ikinabit, pinagawan ko ng dalawang butas, pinatredan ko. Ito yung size ng kasamang bolt nya, mga kares, itong dito. Yan, 8mm mga kares. So, tanggalin na rin natin para makita nyo. Yan, tanggal natin. Ito, kita nyo, dyan ko pinalagyan ng thread. Yan, mga kares. Ito, sinukat sa machine shop. Saktong-sakto. Kaya dyan, pinalagay ko. Yun. Ito siya. Ganyan. Kasi dyan sa baba, dyan yung ano natin, yung tuser. Ito. Ito. Dito naman siya. Naka-tuser. Ito, connected ito dito sa brake pedal natin, sa foot pedal. Yan. Tingnan nyo kung yun, gumagalaw siya. Bali ito mga ka-RS, ako na lang itong nag-welding ito. Ako lang rin ang gumawa, kaya nga medyo manipis ang bakal. Pero yung original niya na, yung para panghila sa ano, brake rod, yan. Yan o. Wala ko pa rin tinanggal mga ka-RS kasi yung spring dito, nakikita nyo. Yan, yung spring na ito eh nakakatulong pa para sa yun, pinutulo lang itong brake rod, pero ganoon pa rin, connected pa rin siya dito. Yun, kaya medyo may bumabalik siya pag tinapakan. So paglagay, ganyan, sinukat, saktong-sakto, at nakaka-cover siya pag nakalagay dito. So, yung standard na ganyan, parang nilagay lang doon sa loob. Kaya mayroon siyang ganyan. Sa ibang brand, halos pare-pareho naman ata ng sukat ang ganito sa brake cylinder, brake pump master. Sukatin nyo na lang kung sasakto ba. At yun, brake pump master o brake cylinder ito, papunta dito sa brake host, papunta dito sa caliper. Mamaya, sa isa kong video, ito ang gagawin ko, ipapakita. So, ito, ibabalik muna natin. So, yan mga ka-RS, naibalik ko na. Ngayon, ibabalik din natin dyan. Yun, nakikita nyo yung sinasabi ko kanina. Yun, ganyan ang nagiging itsura nya pag nandyan na siya sa loob. Kaya yung mechanism nya, nagagawa nya na yung pag tinapakan ng brake pedal, pagtulak pataas pump, pagtulak pataas dito sa brake cylinder, sa brake pump, punta dito sa brake hose. Itong ang brake hose ko, sobrang haba itong kasama ng OKM, pero pwede naman itong palitan ng mas maiksi. Papunta dito itong piston ng caliper, ito tulak, kaya yun, nagkakaroon tayo ng brake system. So ito mga ka-RS, ibabalik ko na lang din ito sa ano nya, brake fluid, dito ibabalik ko din.
So, post ko lang muna sandali. Okay, ganyan ang mga itsura niya mga ka-ares pag nakabalik na. Yan. Yan. Ganun. Pag tinapakan ng brake pedal, napapansin niya yun, tinutulak niya brake cylinder. Ayun. And then pwede na nating ibalik itong tambutso. Pero sa ngayon hindi ko muna ibabalik kasi ipapakita ko rin ito sa next video kung paano naman itong ginawa dito na conversion. Maraming salamat mga ka-ride sa panonood. God bless. Ride safe. Maraming salamat.